Kung ang iba giniginaw na sa simoy ng hangin sa umaga sa Mount Pulag sa Benguet na pinakamataas na bundok sa Luzon, nagyeyelo na raw ang mga pananim. Tagos sa buto na rin ang ginaw sa iba pang matataas na lugar. Live mula sa Antipolo City, my report si Lala Roque. Lala? Jessica, dito naman sa Antipolo, na mula nung dumating tayo kaninang hapon, palakas ng palakas itong simoy ng hangin na napakalamig, pero walang sinabi nga yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, patuloy na ma-enjoy ang napakamalamig na panahon. Kung sa matataas na lugar tulad ng Baguio at Tagaytay, nanunuot na ang lamig. Paano pa kaya sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa Luzon, ang Mount Pulag sa Benguet? Nitong Miyerkules, umabot daw sa 0 degrees Celsius ang temperatura sa Mount Pulag ayon sa park ranger mula sa DENR. Sinadya ng GMA News ang Mount Pulag kahapon at nasa 4 degrees Celsius ang temperatura base sa panukat ng park ranger. Inabutan namin ang mga tanim na repolyo, nagyayelo. Pati nga raw tubig sa batsa na iniwanan sa labas ng isang bahay, nagyelo rin. Ayon pa sa park ranger, noong 2010, umabot daw ng negative 5 degrees Celsius ang temperatura sa Mount Pulag. Pero ayon sa PAGASA, wala raw silang paraan sa ngayon para makumpirma kung talagang nag-zero degrees sa Mount Pulag dahil wala silang satellite office doon. Sa katunayan, sa record ng PAGASA, ang pinakamababang temperatura sa bansa ay umabot lang sa 6.3 degrees Celsius na naitala sa Baguio noong January 1961. Kung sakaling totoo man na nag-zero degrees na sa Mount Pulag, pambihira raw yung mangyari. Oh, very unusual. Tapos mayroong mataas na lugar pa sa Mount Pulag, isabihin, bababa ang temperature. Sa tropical region tayo, imposible magkaroon tayo ng yelo. Pero ayon sa PAGASA, posibleng epekto ng frost ang nararanasan sa Mount Pulag. Giging bloko siya kapag mahaba ang period na zero, below zero. Kailangan natin i-verify kung nangyari nga nagkaroon ng yelo sa Mount Pulag. Mararamdaman din daw ang malamig na panahon sa Batanes, Tuguegarao at maging dito sa Metro Manila, Tagaytay at Rizal hanggang sa Pebrero. Ang mga kababayan nating wala ng oras bumiyahe pa ng malalayong probinsya, nagkakasya na lang magpapresko habang nagsasightseeing dito sa Antipolo. Sobrang lamig po talaga. Talaga nakakatipid kasi sobrang lamig na. Jessica, ayon naman sa Weather Central, nasa 25 degrees Celsius ang temperatura ngayon dito sa Antipolo, pero pwede pa raw yung bumaba ng 23 degrees Celsius habang palalim ang gabi. Samantala, dito naman sa www.freemeteo.com, yung sa Mount Pulag, kanilang weather update ngayong weekend ay posibleng bumaba mula sa 2 hanggang 8 degrees Celsius ang temperatura dyan ngayong darating na weekend at magkakaroon din ng maaaring pag-ulan. Jessica? Okay, siguro abisuhan natin ang ating mga kababayan na bagamat na nakakatuwa pagka lumalamig kasi nailalabas natin yung ating mga sweater, yung ating mga pinakatatago-tagong mga jacket at mga bonnet at nakakatuwang tignan na malamig ang ating kapaligiran, may kaakibat o may kasabayan ng mga sakit na dapat nating pag-ingatan. Oo nga, Jessica, kami dito kanina, walang mga sipon ngayon. Medyo nagkakaroon na kami ng sipon dito sa pagtambay namin dito sa Antipolo, Jessica. Okay, so pagdadalaw sa mga malamig na lugar, lalo na ngayong weekend, baka maraming pumunta ng Tagaytay o Baguio, mas maganda pa rin magbalot ng husto, di ba? Para hindi sipunin o ubuhin dahil kakaiba itong lamig ng panahon na nararamdaman natin. At ewan ko kung tama pa rin yung sinabi ng PAGASA a few weeks ago, hanggang February pa raw ito. Tama, Jessica, hindi na sinabi sa atin ng PAGASA. At kung minsan medyo uinit ng kaunti, pwede daw na lumamig pa, kaya dapat maghanda rin tayo hanggang Pebrero yan, Jessica. Maraming salamat, Lala Roque.